One Piece 1065 spoiler. Pag-usapan natin yan mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin natin ang 1065 ng One Piece anime. At medyo malungkot nga mga idol, dahil hindi tayo mabibigyan ng update sa laban ng nagaganap kina Law at Blackbeard. Dahil marami talaga ang nag-aantay sa laban na yan para malaman sana natin ang magiging resulta. Pero mukhang ginawa na ni Oda, yung isa sa kanyang strategiya. At yan ang paglipat ng scene sa ibang mga pangyayari. Para maging kapanabik-panabik ang mga eksena. Basta wag niya lang sanang gawin, yung isa niya pang pinagbabawal na teknik. Ang off-screen strategy, dahil talagang patay tayo dyan. At baka magwala ang mga One Piece fan kung magkataon. Dahil syempre, ilabanan talaga ang isa sa pinaka-inaantay natin. Pero kahit naman ganun, meron pa ring matinding revelation ang spoiler na ito. Dahil naglabas na ulit si Oda ng bagong Seraphim. At isa pa, ay papakilala na dito, yung ibang katawan ni Dr. Vegapunk. At pinamagatan nga ang kabanatang ito, na The Six Vegapunk. At nag-umpisa naman ang spoiler dito sa mga Straw Hat Pirates na sila Yusuf. At sila nga ay magugulat daw dyan. Dahil bigla na lang may umatake sa kanila, at yan nga ay isang Seraphim. At ang Seraphim nga na yan, ay walang iba kundi ang Jinbei Seraphim. Kaya nagulat dyan ang ating mga bida, pero hindi pa detalyado kung ano ang nangyari sa kanilang labanan. Kaya abangan natin yan sa full chapter. Pero sa aking opinion mga idol, mukhang malapit na natin makita ang kabuang Seraphim na ginawa ni Dr. Vegapunk. At excited na ako mga Lodi na makita ang Seraphim ni Doflamingo. At yung Blackbeard Seraphim, dahil panigurado ang lalakas ng mga yan. At pagkatapos naman yan mga Lodi, kay ipapakita na nga daw dito ang kabuuan ng Six Path of Vegapunk. At yan nga ay sila Yo, Pythagoras at Edison. At ang dalawa nga daw dyan ay full cyborg. At si Yo ang kanilang kailangan, o namamagitan sa kanila, kaya sila nakakakain. At abangan na lang natin mga Lodi sa full chapter, kung malalakas ba talaga ang mga Vegapunk na yan. Dahil medyo nakakaramdam na kasi ako, na parang mga mahihina ang Six Path of Vegapunk. Pero syempre sa opinion ko pa lang naman yan. Dahil yung nalaman kasi natin sa nakaraang kabanata, na malapit na mamatay ang tunay na Vegapunk. Talagang napaisip ako ng maigi. Kung mahina lang ba talaga siya? Dahil disappointed kasi talaga ako mga Lodi, kung sakali na mahinang nilalang lang, si Dr. Vegapunk. Dahil sobrang tagal niya kasing ni-reveal sa One Piece anime. Tapos malaman-laman lang natin ngayon, na siya ay isang mahinang nilalang. Dahil parang hindi naman tama yun pag ganun, dahil napalakas niya ng sobra ang kanyang mga likha, tapos siya mahina lang. Para sa akin kasi talaga hindi katanggap-tanggap yun. Dahil kung sila Vince Smoke Judge nga, nakatulad niya rin, na isang scientist. Pero napalakas naman niya ang kanyang sarili. At isa pa, itong si Queen ay isa ring scientifico, at dahil sa kanyang experiment na palakas niya rin ang kanyang katawan. At isama pa natin, si Cesar Clown. Kahit papaano naman, napalakas niya rin ang kanyang sarili. Tapos yung pinakamagaling sa lahat, at tinatawag na super genius pa, mahina lang. Talaga naman patay tayo dyan. Pero syempre sa ngayon, hindi pa naman konfirmado, kung mahinang nilalang, ang tunay na Vegapunk. Pero malapit na daw kasi siya mamatay, kaya parang mahina ang labas nito. Pero antayin na lang natin yan sa mga susunod na kabanata, kung ano ba talaga ang plano ni Oda dyan. At ngayon nga ipunta na tayo, sa isa pang revelation sa chapter na ito. Dahil sabi sa spoiler, na ang Egghead Island daw, ay hindi talaga ang isla ng hinaharap. Dahil ang katotohanan daw, na ang Egghead Island, ay ang isla ng nakaraan. At yan nga daw ang Ancient Kingdom. At sa ngayon hindi pa malinaw kung papaano nangyari yan.
Pero sa aking opinion, eh hindi na talaga malabo yan, dahil alam naman natin na sobrang talino ni Dr. Vegapunk. At kung nakakagawa nga siya ng mga replika ng mga tao, eh malamang sa malamang, eh gusto niya rin makagawa ng replika ng isang isla, na parang katulad na katulad nito. At dahil sa kanyang pagsasaliksik, eh hindi ito naging malabo sa kanya. Kaya dapat lang talaga, na malakas ka Vegapunk. Dahil ang dami mong nagawang kakaiba, tapos yung sarili mo, eh hindi mo man lang binigyan ng time mapalakas. Eh nasaan ang talino mo pag ganon, dahil dapat mga idol, eh una niyang pinalakas ang kanyang sarili, bago ang ibang tao. Kaya supot si Vegapunk, kung sakaling mahina talaga siya. At sa huling bahagi nga ng spoiler mga Lodi, eh ipapakita daw sila Luffy, at makakakita sila ng isang robot. At dyan na nga nagtapos ang 1065 spoiler. At ano nga kaya mga Lodi, ang nakitang robot ng ating mga bida? Isa kaya yung important robot, na makakatulong sa kanila para sa arc na ito? O baka isa lang din yung mahinang robot na magiging pabigat pa sa kanila? At abangan na lang natin mga idol ang paglabas ng full chapter. Dahil anong malay natin, nasa kabuang kabanata pala, eh mabigyan ng kaunting update ang laban ng Law at Blackbeard. At sa aking opinion nga mga Lodi, eh baka pinag-iisipan pa ng maigi ni Oda Sensei, kung ano ang magiging resulta ng laban ng dalawa. Dahil once na mailabas na nga niya yan, eh hindi niya na yan mababago pa. Kaya kailangan ipag-isipan ng maigi ang mangyayari. Dahil sa bigla ang desisyon, eh maaring pumangit ang kwento, na maging sanhi pa ng pagbagsak ng rating. Eh syempre isa yan, sa mga ayaw mangyari ni Oda Sensei, dahil ilang dekada nga na muna ang kanyang obra sa anime community. Kaya syempre, eh hindi siya papayag na masira ang reputasyon ng kanyang anime, sa padalos-dalos na desisyon. At naniniwala ako mga Lodi, eh maganda ang plano ni Oda, sa paglabas niya ng resulta ng laban ng Law vs. Blackbeard. Kaya ante-ante na lang dyan mga Lodi. At ang isa pang gusto natin mabigyan ng update, eh itong pag-uusap ni Dragon at Real Vegapunk. Dahil kung itutuloy nga ang pag-uusap nila dyan, eh maaring malaman na natin ang kanilang tunay na koneksyon sa nakaraan. At syempre yung isa pa, eh itong kay Sabo. Dahil kailan nga kaya yan bibigyan ng update ni Oda? Eh baka pagkatapos pa ng Egghead Island Arc, at doon niya ulit bigyan ng update si Sabo. Eh talagang patay tayo dyan. Dahil marami nga ang mga Sabo fan, ang hindi na makapag-antay, at gusto na nilang malaman kung ano ba ang nangyari sa kanya. At yan na nga yung mind game ni Oda sa kanyang serye. Kung baga mga idol, eh binibigyan niya tayo ng mga palaisipan sa kanyang kwento. At kung kaya mong e-solve ang mind game na ito, at nahuhulaan mo ang nasa isip ni Oda, eh pwede mo yan e-comment sa ating comment section. At anong malay natin na magkatotoo pala, ang iyong prediction sa mga darating na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon, para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!